Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pagibig mula kay Abayawa. Sa magandang araw po sa bawat isa. Ang ating paksa sa araw na ito, December 31, 2022. At mamaya po ay meron ng countdown bago sumapit yung 12 ng ating gabi, ano? At pagsapit po noon ay yan yung tinatawag na bagong taon. At dyan po sa aking likuran ay meron pong nakalagay na manigong bagong taon 2023. Yan po ay hindi po aral ha, hindi po aral namin ha. Yan po ay aking nilagay lamang po dyan para doon sa paksa, ano, at kasi ho, yung sinasabi nilang pagsalubong sa bagong taon, wala po kaming aral na ganyan. Yan ay aral ng mga reliyon na ang ating mga nakalistan, ano, ayan. At hindi naman kaila sa inyo, sa aking background ay puro mga litsyon ho yan eh. Eh, hindi naman ho kami kumakain ng baboy o ano mang kami o isda. Ano, tanging gulay lang ang aming pagkain. Doon sa inyong kaliwa ay mapapansin niyo doon na mayroong naka-imahe ng kamatayan. Ano. Kasi o, lahat ng gagawin ng mga tao na nasa laman ay ang dulot po niyan ay kamatayan. Yan yung imahe niyan ay simbolo ng kamatayan. Kasi hanggat ikaw ay nakikiayon sa laman, kamatayan ang dulot niyan. Ano ho? Hindi lamang kamatayang physical, eh, siyempre, lalo tigit doon sa kamatayang spiritual. Ano ho? So, sa araw na ito ay talakayin po natin yung bagay na yan. Ano? Kasi, maliwanag ho naman itong magsisilibra ng sinasabing bagong taon, yan ay gawain ng laman, yan ay tradisyon ng tao at hindi ayon sa pang-spiritual na aral. Sa kapulungan ni Abayahawa ay wala pong aral na ganyan. Ano, na kinakailangan maghanda ka sa bagong taon at pagkatapos ay magsalo-salo kayo bilang pamilya. Hindi naman masama yung magsalo-salo kayo bilang pamilya. Ang masama ho ay magtitipon-tipon kayo at isisilibra nyo yan sinasabing bagong taon. Wala ho sa kasulatan yan, yan ho'y aral at doktrina ng mga tao. Ibig sabihin, kung yan po ay doktrina, aral ng mga tao, hindi ayon sa kalooban ni Abayahawa. No? Kaya nga, magtatapos po yung taon at magpapanibago uli bukas o or mamayang madaling araw, walas 12:01 oras dito sa Pilipinas. Sa iba't ibang panig ng buong mundo, eh, hindi pare-pareso yan. So meron din silang pagdiriwang o doon sa oras nila. Ayan na. Tayo naman o, bilang natin sa Pilipinas ay nagdiriwang yung marami. Ano. Sa kapulungan, yan o, ay isang pangkaraniwang araw lamang. Sapagkat kahit hindi mo salubungin yung 2023 or yung January, ay darating at darating ho yan. Ano? Hindi naman mapipigilan yan. At hindi rin mapipigilan ang pagtanda ng isang tao na hindi naman kayang pigilan ng sino man yung sinasabing bagong taon. Ito'y paalala lamang doon sa ating mga nasa kapulungan o, na hindi dapat ipinagdiriwang ho yung bagay na yan sapagkat yan ay ukol sa laman, hindi naayon sa kalooban ni Abayahawa. O, pwedeng kumain? O, syempre, eh, wag lang yung nasa aking background.
Ganun din naman. Pwede naman magsama-sama ang buong pamilya. Huwag nyo lang itaon dyan sa pagdiriwang ng mga pagano. Pagano ko kasi yan. Oho. Ibig sabihin lamang, hindi, kasi nung unang siglo, wala naman ng pagdiriwang ng ganyan. Na pagpapalit ng taon ay magdiriwang sila at magpapaputok. Wala akong ganyan. Oho, yan ay nakamulatan. Tradisyon ng tao na hindi dapat. Ngayon, doon sa mga hindi nakakilala, doon sa mga walang Diyos, doon sa mga walang tipan, ang nakalagay po doon sa Efeso 2:1. Yan. Hanggang 5 po, pagkababasahin po natin yan. So, maliwanag po doon yung dating patay, yan. Walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, sila ho yung may pagdiriwang niyan. So, hindi na ho tayo dapat makiisa sa kanila. No? Hindi na dapat. So, yun ho ang aking paalala. O, tiyak, haantong lang tayo doon sa salitang kamatayan. Ano? Yan po ay paalala at bilang pagtatapos ng December 2022, ay loobin po ni Yahawa na magpatuloy po tayo sa pagsunod sa kanyang kalooban. Hindi yung ating sariling kalooban. Kasi pag tayo yung sariling kalooban natin, tsak na malayo na tayo sa kalooban ni Yahawa. So muli po, maraming maraming pong salamat at maraming nangyari nitong 2022 sa kapulungan. Marami ang dumating at marami din ang umalis at inalis. Sa pagpasok ko ng sinasabing bagong panibagong taon, ay loobin po ni Abay Hawa na tayo po ay makasunod sa kalooban niya. Ano, yun po ang ating panalangin bago magtapos itong December. So, loobin po ni Abay Hawa na lagi po tayong buksan ng pangunawa, bigyan ng karunungan, bigyan ng kaalaman, at ang bunga ng Espiritu ay sumahating lagi sa lahat ng nasa kapulungan. Muli po, maraming maraming pong salamat sa isang taon na naman na ipinagkaloob sa atin ni Abay Hawa na tayo po ay dumanas ng mga pagsubok subalit nananatiling nakatayo sa tulong at awa ni Abay Hawa. Muli po, maraming maraming pong salamat. Magandang araw po sa ating lahat.